Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang alamat ng sangdaang pulo? Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Matagal ng panahon, may tumira sa malaking pulo na kilalang pinakamasipag na mangingisda sa buong Nayon. Sa gabi kung siya'y mangisda, ipinagbibili ng kanyang butihing asawa ang kanyang huli. Sila'y nakakaraos na walang problema sa buhay. Ang hindi magpatantan sa mangingisda ay ang hangaring yumaman. Ang ambisyon nila ay magkasalapi. Isang gabi, samantalang wala ang lalaki at nasa laot, ang babae ay nanaginip sa kanyang pagtulog. Ang akala niya ay may isang matandang lalaking kumatok sa kanilang dampa. Kanya raw sinabi sa babae na kung siya ay makakapaghintay sa loob ng 3 taon, silang mag-asawa ay yayaman. Ngunit may isang kondisyon sa anumang masungit na kapalarang darating. Sila'y hindi dapat maringgan ng kahit isang salitang sumpa. Magagalit daw ang bathala sa gagawing ito. Kinaumagahan, nang dumating ang mangingisda, ipinagtapat ng asawa ang kanyang napanaginipan. Ang balitang ito ang pinakahihintay ng Mama Malakaya. Lalong nag-alab ang kanyang pagnanais na yumamang bigla. Siya'y nagsalita, "Kung talagang gusto ng Diyos na tayo'y yumaman, bakit hindi niya gawin iyon? Bakit tayo pinaghihirap? Matanda na tayo, wala tayong anak. Ano ang halaga ng yaman kung hindi naman natin tatamasahin ang kasalukuyan? Maghintay tayo, lakay. Darating ang mabuting kapalaran," tugon ng babae. "Kapalaran? Hindi ako naniniwala sa kapalaran. Ayaw kong marinig pa ang iyong mga panaginip." At tuloy nagbihis ng panggabing suot at natulog. Katulad ng nakagawian, ang lalaki lumabas at nangisda kinagabihan. Siya'y napalaot sa dagat na ang tanging gabay ay liwanag ng lamparang aandap-andap. Inihagis niya sa tubig ang kanyang lambat. Nang iahon ito, walang isda. Ang nasa loob ay pawang mga batong ganggasuntok. Itinapon ng mga ito kasabay ang pagtungayaw at pagsumpa. Walang ano-ano'y may narinig na malakas na ingay at alingaungaw. Rumagasa ang malalaking alon. Sinalungan niya ang alon at gumaod papuntang dalampasigan. Sabay ang mariin at paulit-ulit na sumpang hindi dapat marinig. Nang dumating sa bahay, kanya muna isinampay sa bilaran ang dala bago pumanhik. Ang yabag ng kanyang mga paa ang nagpagising sa asawa. Nang kumustahin ng babae ang tungkol sa kanyang huli, ang sagot ay marami raw siyang dala, ngunit maiitim at malalaking bato. Hindi niya binanggit ang kanyang pagtutungayaw. Ilan pang sandali, ang dalaway nakatulog. Kinaumagahay, nagisnan ng babae na ang kanyang asawa ay tuwid na tuwid at malamig na bangkay. Wala siyang maisipang gawin. Sa di kawasay, ang lalaking kanyang napanaginip ay nasa kanyang harapan. Ito'y nagsalita, "Kung nakinig lamang ang iyong asawa sa iyong payo at babala, di sana'y hindi niya sinapit ang masaklap na pangyayari." Ang lalaki ay kagiyat na nawala sa isang iglap, katulad din ng kanyang pagdating. Ang matandang babae ay parang namalikmata. Siya'y litong-lito. Nang siya'y manungaw sa bintana, ay nakita niya ang maliit na isla na sumulpot sa dagat. Muling nagpakita ang matandang lalaki sa loobang kalapit ng silong sa ilalim ng pasimano ng bintana. Siya'y nagsalita sa tinig na malumanay, "Ang mga islang yaong iyong nakikita ay siyasan ng iyong magiging kayamanan. Iyan ang salapi at gintong sana'y mapagbibilhan ninyo sa isda sa loob ng 3 taon, ngunit iya'y kusang itinapon ng iyong asawa." Siya ay tumanggi sa kapalaran,
kanyang itinapo ng mga bato sa laut ng dagat. At biglang nawala ang mahiwagang panauhin. Ang babaeng naiwan ay lumuhod sa piling ng asawa at umiyak ng umiyak. At yan, ang kwento ng alamat ng sandaang pulo. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang alamat ng Bulkang Mayon? Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Ang pinuno ng mga Bicolano ay si Raja Macusog. Mayroon siyang kaisa-isang anak na dalaga, si Daragang Magayon nang ibig sabihin ay dalagang maganda. Kilalang kilala ang kagandahan ng prinsesa hanggang sa malalayong pook. Marami siyang manliligaw at isa na rito si Pagtuga. Isang mayaman, bantog na mandirigma, ngunit masama ang ugali pagdating sa kayamanan. Nakarating sa Katagalugan ang usap-usapan tungkol sa magandang dalaga. Nabalitaan nito ni Ginoong Alapaap na anak ng isang lakan. Maganda ang kanyang tindig, matalino at magalang. Ibig niyang mapatunayan ang kagandahan ni Daragang Magayon, kung kaya't siya ay naglakbay patungong Bicol. Nagtungo si Alapaap sa ilog na ayon sa nagsabi sa kanya ay doon madalas maligo si Daragang Magayon. Nagbunga naman ang kanyang pagsisikap. Minsan ay naligong mag-isa si Daragang Magayon sa ilog. Ngunit sa kasamaang palad ay nadupilas ang dalaga at nahulog sa tubig na may kalaliman. Mabilis na tumalon sa tubig si Alapaap upang iligtas ang babae. "Sino ka?" tanong ng dalaga. "Ano ang ginagawa mo rito?" "Huwag po ninyong ikagagalit. Isa po akong hamak na Tagalog. Buhat pa sa malayong lugar upang masilayan lamang ang iwi mong kagandahan. Ibig ko sanang makasama ka habang buhay." Magalang na tugon ni Alapaap. "Baka nangangarap ka." Ang nakangiting tugon ng dalaga. Sa maikling kwento ay nagkaigihan ng dalawa. Nagkasundo silang pakasal. Umuwi si Alapaap upang sunduin ang kanyang mga magulang. Nabalitaan ni Pagtuga ang balak ng dalawa, kaya't gumawa siya ng paraan upang sagkaan ito. Tinipon niyang lahat ang kanyang mga tauhan at binihag si Raja Macusog. Sinabihan niya si Daragang Magayon na pakakawalan lamang ang kanyang ama kung siya ay papayag na pakasal kay Pagtuga. Napilitang sumang-ayon ng dalaga, alang-alang sa kaligtasan ng ama. Samantala, hindi ito nalingid kay Alapaap. Siya, sampu ng kanyang mga tauhan, ay lumusob bago na isakatuparan ang kasalan ni Daragang Magayon at Pagtuga. Napatay ni Alapaap si Pagtuga, ngunit sa kasamang palad ay tinamaan ng hindi sinasadya si Daragang Magayon. Sa pagtulong ni Alapaap kay Daragang Magayon, siya ay nahagip din ng isang saksak ng tauhan ni Pagtuga. Ang tatlo ay sabay-sabay na namatay, sina Daragang Magayon, Alapaap at Pagtuga. Silang tatlo ay sabay-sabay ding inilibing sa gitna ng malawak na bukid. Lahat ng hiyas at kayamanan ni Daragang Magayon ay kasama sa hukay niya, pati na ang mga regalo sa kanya ni Pagtuga. Pagkalipas ng tatlong gabi, nagulat ang mamamayan sa lakas ng lindol, sabay ng tunog ng malalakas na kulog at kidlat. Kinabukasan ay nagisna nilang tumaas ang pinaglibingan ni Daragang Magayon at ng dalawa niyang mangingibig. Tumaas ang puntod na tila isang bundok. Nagkaroon ito ng magandang hugis at naging bulkan. Ayon sa pari, ang magandang bulkan ay si Daragang Magayon. Ang maitim na usok ay ang maitim na buthi ni Pagtuga, na labis ang kasakiman sa kayamanan. Naroon pa siya at gustong bawiin ang mga iniregalo kay Daragang Magayon. Maganda ang bulkan, ngunit ito'y pumuputok at nag-aapoy sa galit kapag naaalala nito ang kasakiman ni Pagtuga.
Unti-unting pumapayapa ito kapag nararamdaman niyang nasa piling niya si Alapaak at patuloy na nagmamahal sa kanya. Mula noon, ang bulkan ay tinawag na Mayon. Ang bayan na kinatatayuan ng bulkan ay tinawag na Daraga bilang pag-alala kay Daragang Magayon. At yan ang kwento ng ang alamat ng bulkang Mayon. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang alamat ng Bagyo, Mina ng Ginto? Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Sa isang nayon sa Bagyo na kung tawagin ay Suyok, naninirahan ang mga igorot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa, ngunit siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang nayon, kaya siya ang ginawang puno ng matatandang pantas. Ang mga naninirahan sa nayong ito ay namumuhay ng tahimik. Maibigin sila sa kapwa at may takot sila sa kanilang bathala. Taon-taon ay nagdarao sila ng kanyaw bilang parangal sa kanilang mga anito. Noong panahong iyon, ang mga igorot ay naniniwala sa iba't ibang anito. Kung nagdarao sila ng kanyaw, ay ningguhan ang kanilang handa. Nagpapatay sila ng baboy na iniaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. Isang araw ay nagtungo si Kunto sa gubat upang mamana. Hindi pa siya lubang nakakalayo nang nakakita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kanyang tinutuntun. Karaniwang ang mga ibon sa gubat ay maiilap, ngunit ang ibong ito ay kakaiba. Lumakad si Kunto palapit sa ibon, ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa gitna ng landas. Nang may iisang dipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil. Tinitigan siyang mainam ng ibon at saka tumango ng tatlong ulit bago lumipad. Matagal na natigilan si Kunto. Bagamat siya ay malakas at matapang, sinagilahan siya ng takot. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Hindi na niya pinagpatuloy ang kanyang pamamana. Siya'y bumalik na sa nayon at nakipagkita sa matatandang pantas. Anang isang matanda, marahil ang ibong iyon ay ang sugo ng ating bathala. Ipinaaalala sa atin na dapat tayong magdaos ng kanyaw. Kung gayon, ngayon din ay magdaraos tayo ng kanyaw, ang pasyan ni Kunto. Ipinagbigay alam sa lahat ang kanyaw na gagawin. Lahat ng mamamayan ay kumilos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundok-bundukan. Ang mga babae naman ay naghanda ng masasarap na pagkain. Nang ang lahat ay nakahanda na, ang mga lalaki ay humuli ng isang baboy. Ang baboy na ito ay siyang iaalay sa kanilang bathala upang mapawi ang galit kung ito man ay nagagalit sa kanila. Inilagay ang baboy sa altar na ginawa nila sa itaas ng bundok-bundukan. Anong laking himala ang nangyari? Nakita nilang ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki. Ang mukha ay kulay lupa, nasa katandaan at hindi na halos siya makaupo sa kahinaan. Ang mga tao ay natigilan. Nanlaki ang mga mata sa kanilang nakita. Sila'y natakot. Maya-maya'y nagsalita ang matanda at nagwika ng ganito. Mga anak, magsilapit kayo. Huwag kayong matakot. Dahil sa kayo'y mabuti at may loob sa inyong bathala, gagantimpalaan ko ang inyong kabutihan. Lamang ay sundin ninyo ang lahat ng aking ipagbilin. Kumuha kayo ng isang tasang kanin at ilagay ninyo rito sa aking tabi. Pagkatapos, sukluban ninyo ako ng isang malaking palayok. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kanyang. Pagkalipas ng tatlong araw,
bumalik kayo rito sa pook na ito. Makikita ninyo ang isang punong kahoy na kahit minsan sa buhay ninyo ay hindi pa ninyo nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, dahon at sanga ay maaari ninyong kunin, ngunit ang katawan ay huwag ninyong gagalawin. Huwag na huwag ninyong tatagain ang katawan nito. Tinupad naman ng mga taong ipinagbili ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pista. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik sila sa pook na pinag-iwanan sa matanda. Itinaas nila ang palayok at gaya ng sinabi ng matanda, nakita nila ang isang punong kahoy na maliit. Kumikislap ito sa liwanag ng araw, lantay na ginto mula sa ugat hanggang sa kalit-liitang dahon. Nagsigawan ng mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-unahang lumapit sa punong kahoy at pumitas ng isang dahon. Pagkapitas sa dahon ay nagkaroon kaagad ng kapalit ito, kaya't nag-ibayo ang tuwa sa mga tao. Bawat isa ay pumitas ng dahon. Sa loob ng maikling panahon, yumaman ang mga taga-suyok. Ang dati nilang matahimik na pamumuhay ay napalitan ng pag-iimbot at inggitan. Ang punong kahoy naman ay patuloy sa pagtaas hanggang sa ang mga dulo nito ay hindi na maabot ng tingin ng mga tao. Isang araw, anang isang mamamayan, kay taas-taas na at hindi na natin maabot ang bunga o dahon ng punong ginto. Mabuti pa ay pagputol-putulin na natin ang mga sanga at dahon nito. Ang puno ay paghati-hatian natin. Kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga itak at palakol. Ang iba ay kumuha ng mga sibat. Tinaga nila ng tinaga ang puno at binungkal ang lupa upang lumuwag ang mga ugat. Nang malapit ng mabuwal ang punong kahoy, ay kumidlat ng ubod talim. Kumulog ng ubos lakas at parang pinagsaklob ang lupa at langit. Ang punong kahoy ay nabuwal, nayanig ang lupa at bumukas sa lugar na kinabagsakan ng puno. Isang tinig ang narinig ng mga tao. Kayo ay binigyan ng gantimpala sa inyong kabutihan, ang punong ginto upang maging mariwasa ang inyong pamumuhay. Sa halip na kayo higit na mag-ibigan, kasakiman ang naghari sa inyong mga puso. Hindi ninyo sinunod ang aking pinagbilin na huwag ninyong sasaktan ng puno. Sa tuwi-tuwi na ay inyong nanaisin ang gintong iyan. At pagkasabi ng mga katagang ito, sa harap ng mga tao sa suyok, ang puno ay nilulun na ng lupang kinabubuwalan. Mula nga noon, nagkaroon na ng minang ginto sa Baguio at nakukuha lamang ito sa pamamagitan ng paghukay sa lupa. At yan ang kwento ng Alamat ng Baguio, Mina ng Ginto. Hanggang sa susunod mga bata, paalam! Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang kwento ng Alamat ng Pakwan? Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Humigit kumulang sa 300 taong na malagi sa Pilipinas ang mga Kastila, layunin ng Espanya na sakupin ang mga katutubo. Naging kasangkapan ng mga Espanyol ang Katolisismo upang lalong mapadali nila ang pamamalakad dito. Bagamat sa Limasawa, Leyte, nagdaos ang unang misa, may isang paring Kastilang nagngangalang Padre Noveles ang nakarating sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sinikap niyang kumbinsihin ang mga katutubo upang maging Katoliko. Upang magawa ito, pinag-aralan niyang makapagsalita siya ng kanilang wika. Madali naman siyang natuto. Sapagkat matagal na ring sumasamba sa anito ang mga katutubo, hirap na hirap si Padre Noveles na manghikayat. Lalong pinagsikapan ng paring Kastila ang pagtuturo ng buhay at mga aral ni Hesukristo. Binigyang diin niya ang pagkakasakit ng anak ng Diyos. Isinalaysay niya ang pagkapasan sa krus upang iligtas lamang ni Jesus ang mga makasalanang tao sa daigdig.
sapagkat misyonero, marami ang naliwanagan sa katotohanan. Pero kahit marami ang sumusunod sa itinuturo ng paring Espanyol, ay may isang barangay pa rin na bulag pa rin sumasamba sa mga anito. Ito ang barangay na pinamumunuan ni Dato de Liwario. Ayaw ng datong paniwalaan ang mga aral na itinuturo ng Katolisismo. Sa labis na pagkagalit, ipinadakip mismo ng Dato sa mga nasasakupan ang misyonerong nangangaral. Sapagkat batay sa turo ng Katolisismo ay nagpasa ng krus at ipinako sa kabundukan si Jesucristo. Ito rin ang parusang ipinataw ng dimbinyagang Dato sa paring Katoliko. Awang-awa ang maraming katutubo sa pagpapasan sa krus ni paring Noveles. Ang maalikabok at bako-bakong lansangan ng Nueva Ecija ay kanyang dinaanan. Sa bundok ng mga anito na ngayon ay kilala bilang bundok ng Caraballo, itinindig ang krus. Habang nagbabaga ang araw ay isinakripisyo ng misyonero ang abang buhay. Katulad ni Kristo, isang matulis na sibat ang tumapo sa buhay ng paring Katoliko. Ang sariwang dugo sa dibdib nito ay mayamang umagos sa lupang pinagtindigan ng krus. Matapos ipapatay ay hindi mapalagay si Dato de Liwario. Naalala niya ang itinuturo ng misyonero na si Jesus raw ay muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Upang makatiyak, isinama ng Dato ang pinakamatapat na kawal nang dumating ang 3rd gabi. Ginimbal sila ng katotohanan. Ang bangkay na kanilang iniwan ay nawala sa kanyang kinapapakuan. Napaluhod ang Dato kasama ang kawal. Inalala nila ang mga aral na itinuro ng misyonero tungkol kay Kristo. Taus-puso silang humingi ng tawad. Sa kanilang pagyuko at pagluha, ay may napansin silang munting halaman sa lupang dinilig ng dugo ng kabanalan. Ang nasabing halaman ay nagbungan animo makinis na ulo ng paring misyonero na kapag biniyak mo ay may lamang tila mapulang dugo ng kabanalan, matamis at nakaaanis ng uhaw. Magmula noon, ang naging katolikong Dato ay lagi nang dumadalaw sa pinagpakuang kabundukan. Ang panata niyang iyon, kalakip ng pagtanggap ng kaparusahan sa malaking kasalanang nagawa niya sa paring ipinapatay. Sapagkat tumubo ang kakaibang halaman ay tinawag ang bunga nito na pinagpakuan na nauwi sa pakuan na ngayon ay naging pakuan. At yan mga bata, ang kwento ng alamat ng pakuan. Hanggang sa susunod mga bata, paalam! Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang kwento ng ang pinagmulan ng pangalang Mindoro? Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Noong unang panahon ay may isang masungit na datong namumuno sa isang isla. Siya'y maraming asawa at mga anak. Siya'y malupit sa kanyang mga anak. Si Minda ay paborito sapagkat siya ang pinakamaganda. Napagkaugalian ng Dato ang mangaso. Maraming usa at paperamong naglipana sa gubat. Samantalang wala ang ama, si Minda ay naliligo sa ilog o di kaya'y namumupol ng mga bulaklak sa parang. Isang araw, may dumating sa ilog na isang lalaking galing sa Luzon. Ang kanyang pakay ay humuli ng inahing usa luna sa kanyang inang may sakit. Nagkataong si Minda ay naliligo sa batis. Nabighani si Doro sa gandang tanglay ng dalaga, kaya siya'y nagpakilala. Sa pagkikilala, nagsimula ang pagtatangi sa isa't isa, hanggang sa humantong sa pagmamahalan. Binigyan ni Doro si Minda ng isang kwintas na may palawit na krus, isang regalong nagpaligaya sa dalaga. Nakahuli na ako ng isang inahing usa, kaya makababalik na ako sa Luzon. Ito'y ibibigay ko sa aking inang may karamdaman. Oras na magawa ko ito, ako'y magbabalik sa pining mo, kaya paalam.
Paano ko malalaman na tunay kang ang babalik? Ako'y babalik at hihingin ko ang iyong kamay sa iyong amang dato. Tunay, wala bang ibang paralumang naghihintay sa iyo? Wala. Kung mayroon, iyay si ina na may karamdaman. Bukas ka na umalis. Maya-maya ay magdaratingan dito ang mga babae at lalaki na mangunguha ng ginto sa ilog. Manood ka. Langkay-langkay ng mga bata at matatanda ang mga nagsirating. Sila'y may mga dalang bilao. Sila'y nagsimulang maghanap ng mga pirasong ginto sa buhangin at putik na ilalagay sa bilao bago ito ag-agin. Samantalang sila'y nag-aag-ag, si Doro'y nagmamasid. Mula kay Minda, "Kung gusto mo, Doro, gayahin mo sila. Maghanap ka na rin." Tuloy bigay ng bilaong ag-agan. Nakiag-ag na rin si Doro. Hindi nagtagal at siya'y nakaipon ng maraming piraso. Si Minda ay nagsalita, "Kita'y bibigyan ng ginto. Marami ako sa bahay. Dalhin mo sa Luzon sa iyong pag-uwi. Ipagbili mo. Lalong mabuti kung may pagawa mong hikaw, singsing, pulsera at kwintas sa platero. Pagbalik mo rito, ang mga alas ay ating ipagbibili. Maaari ring ipagbili iyan sa Batangas. Dahil dito, ririwasa ang ating pamumuhay." Umalis si Doro. Siya'y umuwi sa Luzon. Matapos makainom ng dugo ng usang ina ni Doro, siya'y gumaling. Makailang araw, si Doro'y nakaalaala ng naipangako kay Minda, ang gawang bumalik. Kanyang ipinagtapat sa ina, nayayamang siya'y magaling na, siya'y babalik kay Minda sa lalong madaling panahon. "Doro, huwag ka nang umalis. Baka pagkaalis mo ay kung anong mangyari sa akin." Walang nagawa ang ina sa pagpigil sa anak. Siya'y bumalik kay Minda. Anong galak ni Minda nang magbalik si Doro? Si Doro'y nagpresinta sa dato. "Kamahalan, narito kami ni Minda. Hinihingi ko sa inyo ang kanyang kamay." "Ano? Di yata tang ano ko'y umiibig sa ibang lalaki nang higit kaysa pag-ibig sa akin." Siya'y galit na galit. Ipinahuli ng dato si Doro. At pinag-utos sa mga kawal, itapon sa latian sa tahanan ng mga buwaya. Nang sumunod na araw sa pinagtapunan kay Doro ay nakita ang bangkay ni Minda. Siya'y nagpatiwakal dahil sa nangyari sa minamahal. Ang dato ay nagsisi sa kanyang kataksilan. Mula noon, ang lunang sumaksi sa malagim na trahedya ay pinangalan ng Mindoro. Kinuha sa pinagsamang pangalan ni Minda at Doro. At yan ang kwento ng pinagmulan ng pangalang Mindoro. Hanggang sa susunod mga bata, paalam!